Radiant Virtus team froze. Ban. Turn Radiant to ban. Team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. 'Virtus Pros turn to ban. Radiant team pick. 'Virtus Pros turn to pick. Points away. 'Virtus Pros turn to pick. Grimstroke. Seconds remaining. Radiant team pick. Radiant team ban. Keeper of the light. Seconds remaining. 5 seconds remaining. 'Virtus Pros turn to ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 'Virtus Pros turn to pick. 'Radiant team pick. Riki. Seconds remaining. 5 seconds remaining. 'Virtus Pros turn to pick. Bounty Hunter.
10 seconds remaining. Mic test. Hello. And welcome, guys. I think we play Pushka League, and this is between Virtus Pro versus Hellraisers. And hello sa inyo lahat. Good evening. And yun na nga, guys. This is lower bracket, no? So, kapag natalo, kung sino man matalo dito, would be out of the tournament already, mga Lodi. So, make your bets. So, for sure, Virtus Pro, lalaban talaga sila at hindi sila magpapatalo dito. Siyempre, lower bracket na to, mga Lodi. So, nasubaybayan nyo naman yung mga laban natin yesterday, no? Puro upset all of the teams na in-expect nating manalo napunta sa ating lower bracket. So, sobrang ganda ng pinapakita ng mga teams natin ngayon. So, kumbaga, expect the unexpected, no? So, yun. Hello, guys. Good evening. Hello kay Ronan, Sir Nadilia, kay Boss JM Ordonio, kay Dave Natividad, kay Jay Tante. Nindutjud kita gakay na. Hello kay Joshua Heroche, kay Arvin Ace. Sinong nanalo kaninang madaling araw? Liquid, BP Prodigy, tapos NIP. So, they sent down yung mga malalakas nating team sa lower bracket. So, bakbakan talaga yung magaganap sa lower bracket, mga Lodi. Uy! Shoutout sa lahat ng nanay dyan. Happy Mother's Day sa inyong mga mommies. Hello. Hello kay Mama Rosa. Happy Mother's Day. Hello kay Boss Freddy Soneha Jr. Yun. Kay Alan Campaner. Hi! Okay. So, let's look at the draft muna. Ayan, huwag niyo kalimutan yung share yung ating live stream, guys. Thank you so much. Radiant Team Bang. Hellraisers, they do have Bangalier, Keeper of the Light, Bounty Hunter, Lycan. So, I'm expecting this is gonna be Bounty Hunter offlane. Can be. Yun na yung ginagawa nila pag merong Riki sa kalaban. And maganda din yung Bounty Hunter pang-cancel ng Black Hole ni Enigma. Pwede mo lang i-track and then shuriken toss kahit saan. Basta malapit sa Enigma. So, babanda kasi yung toss and meron siyang mini-stun. But Hellraisers banning out the Kunkka and going for 4-pack. So, Pak then is one of the best hero pang-control. Especially kapag merong Stampede. So, the Pak will prevent them from running, of course, with the Dream Coil. And, tingnan natin. 10 seconds remaining. Virtus Pro, they need a mid laner. 5 seconds remaining. Na kayang-kayang lumaban sa Pak. Kasi mostly Pak is a counter sa heroes na mga int because of his silence, Dream Coil, and the first skill. So, pwede pause for yung Pango, pwede din pause for Bounty if they want. So, pwede siyang ma-adjust. Okay, so Weasel back. So, hindi na talaga ako nag-expect dito na Virtus Pro would pick like int hero sa middle lane kasi nga it's against Pak and Pak is almost counter sa lahat ng mga int heroes ngayon. So, Virtus Pro would pick this Bristleback since wala masyadong pang burst down yung Hellraisers dito sa Bristleback. So, siguro ang magandang gawin dito ng Team HR is that may Poshka, lagyan niya na lang ng third skill si No One, no? Para ma-burn out yung kanyang mana since sa mana talaga nag-ano yung Bristleback eh. Nagde-depend, no? So, ayun. Hello kay Abel. Shout out. Yun, maulan na gabi. Salamat naman at umulan ng init-init sa kalibutan. Ayun, maayong gabi. Diha sa Tenan Bisaya na nagtanaw, no? Ayan.
Ayaw kalimte share atong live stream, mga Lodi. Yan. Hello kay Ryan Drexel, kay Geno Santos, kay Carlo Taraping. Hello. Anong madalas? Ayun, tanggol your upline sila. So, bounty, post 4 tayo, 3rd. 3. Post 3 yung Pangolier. So, ayan. Minsan lang kasi tayo makakita ng post 4 na, ano eh, BH eh. Most likely, pinopost 4 ngayon, Pangolier. Pero, they want Pangolier as their post 3. So, wala na magagawa dyan. Magdota ka na, Bobert Black. So, ayan. Good evening. Hello kay Carl J. Perez, kay Erica. Bersamin, hello. And, pakilala muna natin yung ating teams. Siyempre, ayan. Bago tayo magsimula, for the side ng Team Hellraisers, we have Nyx para sa kanyang Lycan. Ni Poshka, Keeper of the Light, kay Sunny Puck. Roger, Bounty Hunter, and Fanic para sa kanyang Pangolier. For the side naman ng Virtus Pro, we have No One, Bristleback, Zayak, Enigma, Solo Grimstroke, Resolution Center, and ILTW Ricky. So, as you know guys, Grimstroke kasi is one of the heroes na parating napipick ngayon kasi malakas siya ngayon. Though, kung mapapansin mo, wala masyado siyang kakombo katulad lang ng mga Soulbind, Flaming Lasso, Soulbind, Laguna Blade, mga ganun. But, Grimstroke is good kapag kasama niya yung Rikimaru. Kasi nga, he does have the Inkswell and then blink na itong ating Rikimaru. So, tsaka malakas din kasi talaga sa laning phase yung ating Grimstroke. Yes. Once nakatrack and then nakapatay yung napatay niyo yung nakatrack, extra income yun for sa team. So Roger dito, nice. Ayan. So, ayan, no. Bonus gold, pag level 4, 120 kapag may napatay sila. So, yep. Hello sa lahat. Dire's courier has been killed. Hello kay Bobert Black, kay Mark Pagpian. So, focus muna tayo sa game, no. ILTW dito with the blink in. Meron tayong Stroke of Fate to slow down mi Poshka. Available pa yung next blink dito ni ILTW. But, mi Poshka does have this Fairy Fire to help him survive here in the bottom lane. So, kailangan mag-ingat yung mi Poshka dito. But, he does have the salve. So, nag-salve up na siya para hindi siya matakot dito mangharas. Most likely kasi kapag wala kang HP, matatakot ka talagang lumapit kasi anytime possible, pwede kang patayin ng Team BP dito. Lalo-lalo na pag nag-level 2, si Solo, kapag meron ng Inkswell. So, yun talaga yung kakatakutan mo dito sa Ricky at Grimstroke na combo. Na-cancel yung laban kanina ng LGD at Adroid. Tsaka, tulog pa ako kanina guys. Ngayon lang ako nagising. Ayan. Taod-taod ako nakamatabay. Ayan. Hello. Yes, it's me, Jovan. Thank you for 10 stars. And let's look muna dito bottom lane. Ang magandang ginawa dito ng Team Virtus Pro, naging aggressive sila. So, tinapat talaga nila yung ating Ricky dito sa bottom lane. So, hindi nila hahayaan no, na makapag-free farm yung ating Lycan.
This is game one. Shoutout to sa mga ABS-CBN dyan. Okay, Roger. Farming. The Crypts of Zayak. Tayo, nabibigay pa kay Roger yung creeps, so kailangan niyan ilayo yan. Pero Roger tanking out the damage. So si Zayak, hindi niya din pinapag-freeling mag-farm. No, pero may posh ka dito. Here comes a blink in. Inks well. And yun na nga, solo will get the first blood. So yun talaga yung combo dito ng Team Virtus Pro. That inks well. And then stroke of fate, the DPS damage with the stun. So, kakatakutan talaga tong combo na to. Parating nung napipick. So, tingnan natin. Roger is doing a good job. So, I think worth it na worth it yung pag-pick dito ng Bounty Hunter as a position 4. Ito lang yung gagawin niya. Sharing the experience. Pero ayun, bottom lane. Mamamatay din si Nyx. Yung ating Lycan. Ayan, si Nyx. Yeah. So, papahirapan talaga nila yung lane dito ni Lycan. They don't want this Lycan na mag-online ng early. Kasi once he does, mauubos yung towers dito ng Team Virtus Pro. Kasi alam nyo naman yung build ni Lycan, Dominator, Necronomicon. So most likely, pag maaga siyang nag-online, mabilis lang mapupush out yung mga objectives ng, mga towers ng Virtus Pro. So, delay as much as possible. Kung possible, patayin na lang yung Lycan parate tsaka yung KOTL. So, since Roger wala din siyang magawa dahil nga hinahanap niya lang parati yung Enigma kung saan nagpa-farm, is just trying to delay this Enigma din. So ayan, nagiging confident yung Virtus Pro na pumatay ng pumatay dito sa bottom lane, lalong lalo nang alam nilang wala magagawa yung ating Bounty Hunter na level 1 pa lang. Invisibility lang yung kanyang yung meron sa kanya. So okay, blink in, ILTW, too aggressive. Pero Roger naman, he will get the bounty. So, in terms of bounty, lumalamang yung Team HR, no? At least no one do get one bounty rune. So, at least. So, eto Puck, mahirapan siyang pumatay. Pero, Puck dito, ayun. Mahirapan siyang pumatay sa mid. Pero, he can kill si Zayak dito with the right leaks and the dream coil. Sobrang level gap si Zayak. So, nagiging effective yung ginagawa ni Roger. Uy, hello kay Zedric Plaza. Thank you for 30 stars. Hello kay Ryan Cantillo. Kay Mark Fabian. Hello kay Yans Haha. Yun, welcome back. Oo. Yes, this is Roger. Siya yung BP noon, position 4. Pero tingnan natin, no? Roger just Dora-Dora lang ba? Dora-Dora. Dora the Explorer. Palakad-lakad lang. And tingnan mo naman, yung ating Lycan, despite of dying here in the bottom lane, magkakaroon na siya ng Necromoon. Pero tingnan natin, Inkswell, blink in. Leaks of Trade, Inkswell, puputok. Stunning Nyx. Pero he's too tanky, guys, with the third skill. And pwede pang mabigyan dito yung Team Virtus Pro. Here comes Kisani with the Dream Coil onto ILTW. The Silence and nice gunk by our Puck. So yun lang gagawin ni Puck since he can kill no one in the middle lane. So mas magandang gumank na lang siya sa side lanes. Mas malaki yung chance na kaya niyang patayin yung ating mga heroes. Especially sa bottom lane. At si Roger, ayan, kailangan niya din magpa-level because he's still level 2. Pero effective naman yung ginagawa niya pag-delay kay Zayak. Since game changer talaga tong Enigma. Alam natin yan.
Especially pag maganda yung black hole later on. So, magiging maganda lang yung black hole ni Enigma kapag meron siyang pang set eh. Pang, like mga blink dagger. And yun ang ginagawa ni Roger dito. Zayak, let's see, Malefice, meron silang Dust, Inkswell, Rogers, running away. Pero kaya nga ba nilang patayin? Meron siyang boots. Dito, aabutin kaya. Ang bilis tumakbo, magkakaroon pa ng, ayun, meron naman siyang indie, pero no one does have duck wheel spray, pero, oh, resolution, ikot-ikot lang, panic, naisahan ka dun, kaibigan. So, resolution is okay using Stampede to escape panic dito. And, tingnan natin. So, in terms of network naman, lumalamang yung ating Lycan, no? Lycan and then Puck. So, napapag-iwanan yung ating Rikimaru. But, as soon as Rikimaru naman have this, Diffusal Blade. Okay. Move stomp onto 2. Nandito na si Kisani. And panic. Mauunang mamatay kay Resolution. And I think it's good. At least Resolution got to kill the offlane then ng HR. Plus, nandun kasi yung ano eh. Rotation ni Pac. So, meaning to say, napapabayaan si No One sa mid. And then, they badly need to have like 3 heroes just to kill Resolution, but yung naunang namatay is gonna be kay Sunny. So Resolution, makakakuha siya ng solo experience dun sa pagkamatay nito. I mean, yung Pangolier ni Panic pala yan. So solo with the reward. Pero si Zayak, struggling, no? Ikaw ba naman merong kitikiting nakasunod sa iyo parate. No, nauurat na siguro tong Enigma natin kay Roger. Si Enigma hindi pa siya nagkakaroon ng level kasi parati silang naghahati ni Roger, no, sa ano, experience. So tingnan natin waning reef and too tanky dito si No One. Okay, Roger dito, kaya nga ba nilang patayin? Nice blinding light by Miboshka pushing away this Grizzel back from Roger. So, kung tinamaan si Roger nung Inkswell, so I'm sure mamamatay yung ating Bounty Hunter. So, 3-5, still in terms of kill, in favor pa rin ng Virtus Pro. Pero network-wise, mayaman yung ating Puck and yung ating Lycan. And they do get the middle lane tower already, no? Thanks to the help of Lycan na meron ng Necrobook. So, eto, meron ng Black Hole. Plus, marami ding stacks for No One. So, kukunin niya na lang yan. So, if ever man na lumapit siguro yung ating Bounty Hunter dito kay Enigma, for sure gagamitan niya yan ng Black Hole. It doesn't matter if it's a support or not. As long as makakuha sila ng kill dahil hindi naman niya yan magagamit. Hindi niya yan magagamit sa ngayon. Like in big team fights. Pero tingnan natin, ayun, nag-multiple TPs. So, pwedeng mag-back dito yung Team Hellraisers. So, ayan, Zaya. Kakancel niya na lang yung kanyang TP. He knows hindi din siya makakahabol dito sa ating heroes ng Hellraisers. What's good sa ginagawa ng Team Virtus Pro is that nakakapag-free farm din si Ricky. Ganon din yung ating Enigma. And then, si Roger dito, I think, nagpapa-level lang din siya kasi medyo delayed din yung kanyang level kasi nga kakasunod dito kay Enigma. So, he badly needs that track so that they have the vision dito sa Virtus Pro and gold. Extra gold in case na merong mamatay for in terms of team fight. So,
Okay, tingnan natin solo ang laki. Ang taas ng level nila, Inkswell. Roger dito, slow down with a stroke of fate. Meron tayong available na silence, but hindi na ibibitaw ni solo. And Zayak will get a kill. Pero HR dito with the smoke onto the top lane. Mabibreak na ng smoke dito ni no one. Pero talikogenic lang. Makunat nga ba yung ating Drizzle back? Bisik-bisik lang mga Lodi. Pero naputol yung ating Dream Coil. And Drizzle back, mamamatay na lang dito. Wala siyang kasama. So, yun na nga. Walang makunat sa marami. Plus, Nyx have this shape-shift with that critical extra damage. And then, the Necro. Na level 3 na ata yung kay Lycan. Na yun, level 3 na. So, masakit talaga yung damage niyan. May katulong na sila para patayin yung ating Drizzle back. Pero solo here in the middle lane. Nagsosolo na naman. Pero Soulbind on to 2. At hoop stomp kay Sunny. What a good dodge. And okay lang yung dalawang heroes natin dito sa ating middle lane. So, hindi na sila aabutin ng ating Enigma, no? Dahil nga walang mahina sa mobility si Enigma, eh. So, okay. So, really close fight sa ngayon. Uy, natrap si Panic dito sa high ground. Buti na lang, Virtus Pro doesn't have any vision. And kahit na siguro meron vision, he does have the invisibility naman. Ayun. And then, he does have the swashbuckle. So, malapit na magkaroon ng crimson yung ating Drizzle back, no? And item check tayo. 14 minutes. Dominator for Nyx. Kay Sunny naman with the Bleak Dagger. Funny. Vladimir's. And the Magic One. No one with that going for crimson, which is really helpful para kay Lycan. And para din kay Pangolier, Swashbuckle, it's physical yata, pagkakaalam ko. So, it will block the damage din. So, Zayak naman dito, Mechanism, Arcane, and ILTW, wala pa naman siyang Diffusal, pero malapit na. Ayan, kay Resolution naman, Hood of Defiance, and probably going for a Blink Dagger. So, ayun, kailangan nila yan. Dahil wala silang initiator. So, maganda yung Blink Dagger dito kay Centaur. It's the most common item na makikita natin. And maganda yan para hindi mag-early dagger, kumbaga yung ating Enigma. So, it's okay na hindi muna siya mag-Blink Dagger. First item. No? So, yun. Waiting na natin. Virtus Pro trying to push here in the bottom lane, pero nandito na yung ating Rolling Thunder hitting Resolution. We Luis onto the back lines. Nice Dream Coil onto 2. Zayak and Solo will fall first at isusunod na si Resolution dito. What a good We Luis by Miposhka dito sa ating bottom lane. Together with the puck, with that Dream Coil onto 2 sa back lines natin. The two supports of Virtus Pro nawala agad, pero hindi pa sila tapos mga Lodi. Swashbuckle sa harap. Pero too tanky, no one, hindi na nila aasimen. They don't have the skills to work with. And si Kaisani, muntikan pang mapatay dito ni ILTW. ILTW, delikado, they do have the vision. And Zayak with the black hole onto Roger. And hindi na talaga magtitipid. Kasi kailangan na iba to. As much as possible, magkukuldaw din naman yung ating black hole. Hindi talaga siya makakaset up ng maayos dito without that Blink Dagger. Pero here comes the Inkswell, the silence onto Pangolier and the crew. No one will get the kill. And Miposhka TPing in front of no one. He's getting slowed with the goo. Naku, masakate yung right clicks niyan. Lodi minus armor with the goo and the quill spray. Miposhka running around the tree line. Pero still, he will fall down and no one dito getting two heroes in a row sa ating middle lane. What a good
kill for no one. And bad decision yun for me po siya. Ikaw ba naman mag-TP sa harap ng Beast back? So maybe he's just trying to help his teammate, but it's too late. Kumbaga, ang tagal ng TP niya. And he knows na mamamatay na talaga yung ating Pango here with the silence, no? Nandun na yung control ng Team Virtus Pro. So, Fnatic, I think Team Virtus Pro, they want to get this tower sa top lane. That is why nagka-camp sila dyan. Pero, oy, nice scan by Team HR. So, iniisip siguro nila, nagro-rush yung Virtus Pro. Pero, kasi may Brizzle back eh. So, okay, here comes a hoof stomp. Connecting on to Roger. Blinding light. Meron tayong Willow Wisp. But still, yung backlines natin dito, Stampede will be used. Nyx dito with the Shave Shift. The Purge on to solo mechanism to heal him up. So, bind on to 2. Tingnan natin. Here comes the blink in. The smoke screen. Wala pa rin. Si Solo pa rin yung namamatay dito. But ILTW, kinain ng mga Wolf dito sa backlines, and just like that, Team HR will get the F10K, pero si no one hindi pinapansin, mga Lodi and Nyx dito. Okay, na-stun yung ating Brizzle back, mahabon niya nga ba yung ating Lycan dito, pinagtutulungan siya ng apat na heroes ng Team HR, and possibly they can kill no one as well. So, 4 heroes dead for Team Virtus Pro. Because of this Lycan, napakakate. Especially kapag meron talagang shapeshift. Walang gagawin si Solo. ILTW. Wala. Yung Ricky natin, pinaglalapa lang ng Wolf dito. Ng Lycan at saka ng Necro. So, malapit na magkaroon ng Kiras yung ating Lycan, which is good para makapag-push sila ng mga towers dito. Extra attack, speed, armor, plus minus armor sa ating towers. So, mas lalong bibilis yung kanilang pushing potential. And Virtus Pro, delikado dito, especially si Solo. And Solo, extra gold na naman yun for Team HR. So, if they keep on winning teamfight like this, yayaman at yayaman yung Team HR. So, malapit na makompleto yung Kiras ng ating Lycan. So, mahihirapa to. Sa akin lang, even Brizzleback have this Halberd, wala pa rin masyadong effect yun. Kasi nga, yung papatay lang dito sa mga supports, or di kaya sa mga cores nila, is the creeps of Lycan. And, it doesn't matter if Lycan can hit or not. Dahil kahit yung necro books lang ng Lycan at saka yung kanyang mga wolves, kayang-kaya nang i-burst down yung ating Enigma, yung ating Rikimaru, and yung ating Grimstroke. So, yun. Sige, batiin natin yung mga nagpapa-shoutout habang nakapos. No? So, ayan. Shoutout kay Jomar Calmita, kay Raisen Juan. Kakakast ko lang. This is the first game. Anong meaning ng KJ? Pangalan ko yan, Lodi. Ayan, hello kay Isner G. Ayan, kay Paul. What's up? Bilio Puerte. Shoutout kay Ande. Kay Joe R. Kay John Tanya Franca. Kay Nasrola. And kay Ronald Agot. Kay Yandy Morvali. Ryan Drexel and LG Democrito and Rod Jimena. So guys, ano muna tayo? Focus tayo sa game. Ayan. So maya na tayo pa shoutout pag patapos na. No? So wait lang. Here comes the smoke play of Virtus Pro. Let's see if meron silang makukuha, no? And 2k gold lead na pala for the side of Team HR. So, mayaman pa rin naman si No One. He does have the Halberd to work with. Mamamatay nga ba si Roger dito? Hindi naman. So, hindi pa enough yung damage dito ni Rikimaru to snipe out this BH, no? So, quick reaction then. TP out. Isa sa pang-counter sa
Riki Maru, TP sa face. Okay, tingnan natin dito. Fanic, nag-shortcut with the shield crush, which is okay. Tingnan natin, merong essence ring. Yung ating Brisalback. So, Brisalback onto the front line. Yung back line sa Manitor. Here comes the hoop stomp, double edge onto Roger. Asan yung follow-up? At eto na yung safe shift natin, mga Lodi. Yung mga clips, tingnan nyo. Si Zayak dito, getting purged up with the Necrobook. Pero makakapasok pa rin. But a good Black Hole. But the cancellation of Black Hole is there. With the Dream Coil, Will-O-Wisp onto two heroes. Blinding Light inside the Will-O-Wisp. Napakaganda. Two heroes dead for the side of VP. At hindi pa sila tapos. They want no one dito. And Nyx dito, he's gonna TP out. He badly needs to. Pero he is canceling his TP. Okay. Which is okay lang dahil namatay yung ating Brisalback. So wala silang kakatakutan ngayon. And Jinada. Mukhang wipeout pa nga yata yung mangyayari dito for Virtus Bro. At yun na nga yung sinasabi ko. Sobrang lalambot ng Virtus Bro. Plus, the Dream Coil will just eventually cancel the Black Hole of Zayak. So, even so, kahit na meron siyang BKB later on, mahirapan pa rin sila dahil this is Puck. Kahit mag BKB ka pa dyan, pag nag-aganim si Puck, wala ka. And F10K Hellraisers, guys. And yun na nga. Sobrang disaster nito for Virtus Pro, no? And they don't have the Black Hole to work with or to take another team fight. And Hellraisers dito just running around dito sa Virtus Pro. Kasi nga, yung Lycan dito yung problema talaga eh. Yung kanyang Necrobooks. Kahit hindi siya humampas, papatayin at papatayin ka lang talaga ng kanyang mga alaga. Okay, here comes the defusal blade, the smoke screen to silence Tangolier. But Tangolier, he does have this swashbuckle to escape. Pero makakatakbo nga ba? Pero Nyx naman dito onto the top lane will destroy the tower of Team Virtus Pro. Alanganin yung Virtus Pro, mga Lodi, no? Naku. This is lower bracket, by the way. So, kapag natalo sila sa series na to, they are out of the tournament. So, tingnan natin Rolling Thunder hitting no one. Dito kay Sunny naman with the Desolator. Essence Ring will be pop by no one. And nandito na din yung ating si kay Sunny, Halford. Onto Nyx, Swashbuckle. He is disarmed right now but the Dream God will be used to kill no one and no one. Mamamatay dito, nice gank with Team HR. Sulit na sulit yung pagpatay nila dito sa ating Brisalback since Brisalback is the only one na mayaman dito for Virtus Pro. So napag-iiwanan na kumbaga yung ating Riki Maru pero di pa tapos. Here comes the Things of Fate, Soulbind onto 2 and the Silence as well. Kay Sunny dito mamamatay but he does have the Aegis of the Immortal dito. Pero Pangolier will fall, dagger out for kay Sunny and Sorry Orb out and hindi na maghahabol yung ating Team Virtus Pro. So, I think it's a good kill for them. Nawala yung Aegis, they get the kill onto the Pangolier. Yes, wala nang Nigma, mga Lodi. So, yun. F10K Hellraisers yung nanalo. So, yun. BKB, medyo matagal pa for ILTW. So, even if he does have the BKB din, kasi makate talaga yung ating Lycan, no? And, though BKB is okay, since annoying din yung Will-O-Wisp natin, coming from the, ano ba to? Keeper of the Light. And then, yung Dream Coil natin, wala pa namang Aghanims, and I ayun. Mag-aaganims na siya. And Pangolier, Rolling Thunder. Yes, lahat ng series natin for today is gonna be best of 3, guys. So, mamaya next series after this one would be Team Secret versus Navi. So,
Sila na lang yung upper bracket yon. So, kung sinong ano dito? Tingnan natin, no? So, kung sinong matalo sa Navi versus Secret, yun yung makakalaban ng Alliance bukas to the lower bracket. So, yun. Wala ng OG. I mean, walang OG dito kasi laglag na din sila. So, tingnan natin. Uy, Maleb ba yun? Yung ating Lycan. Ang yaman naman na ito. Understandable kasi nga mayroong track gold, no? Every team fight, every track, payaman ng payaman yung ating Hellraisers. Every track, every death, extra income for HR. So, he's going for Bloodthorn para kay yaman ni Idol. Para kay Brisselback, of course. Pwede din na pang-cancel kay Black Hole ni Enigma. So, pero Enigma, palapit naman na din siya sa kanyang BKB. Pero nahihirapan silang mag-farm kasi nga yung Bounty Hunter kahit san-san lang napupunta. So, ayaw din nilang magpa-track, syempre. Radiant's top tower is under attack. So, Kiras din naman yung gustong bilhin ni Noan. Ngayon, malapit niya na makuha yan. Hyperstone. And then, Recipe. So, for now, both teams, relax lang muna. Wala munang gulo. And, wala kasing Aegis, no? Pero pwede silang lumaban if they want to. Especially yung team HR, they do have the advantage right now since wala pang mga PKP, yung team Virtus Pro, so pwede silang lumaban ng lumaban dito. Kasi they don't need anything para lumaban dito sa team BP. Yung BP kasi madami silang kailangan eh. Kailangan nila ng BKB. Kailangan ni Zayak ng Blink Dagger para makapag-ano ng Mayos. Pero si Zayak dito, nakatrack mga Bessie and Zayak dito, mamamatay na lang for sure yan. So, ayun. Walang magagawa dito. So, hinahabol lang ng Team HR yung Virtus Pro, mga Lodi, Rolling Thunder. They want to kill solo, pero kinansel naman ni Fanny. Eventually, mga Bessie. Radiant are scanning. Uy, mahahabol nga ba nila sa resolution dito? Pero hindi naman nahahabulin pa. Wala siyang kasama. So, nagiging passive yung gameplay dito ng Team HR. Siguro, tatapusin na lang muna nila itong ating ano. Kay Lycan, malapit naman na. Yung kanyang Bloodthorn. Okay, plus 200 yan for no one. No one, budding. Wants to kill that Centaur, no? So funny. Pera na naman. Tingnan mo naman yung Bounty Hunter. Pag ganyan-ganyan lang yan. Pero nagkakapera yan sa team fight. Because of that trap. Tingnan natin kung pag sa kanya mas malaki yung gold. Ayun. Pag sa... Plus 200. 25. Okay, no one dito. Pinagbabalakan nga ba ng Team HR? Eto na, shape-shift, clumsinet. Onto no one. No one dito. Meron ng Bloodthorn, mga Bessie. Willow is onto two. But, tingnan natin.
Stampede, gagamitin na, tumatakbo dito yung ating KOTL, mamamatay nga ba? Eto na si Nyx with a turnaround, he wants to kill no one, no one dito, mamamatay nga ba? But Poshka will fall first, the critical hits are coming in, but no one still alive, napakakunat kay Sunny naman dito. Here comes a black hole by Zayak, what a good black hole to kill down this fuck, and di patapos, resolution with the troop stomp to kill down Roger. And three heroes dead for Team HR. Naku, nagkamali sila ng target dito. Ang maganda dito kay Brisa back, meron siyang lifesteal. Because he does have this paladin sword. Kaya pala bumabalik yung kanyang quill spray. I mean, yung kanyang buhay kapag meron na ano, quill spray. Kasi he does have this paladin sword with the lifesteal. So, nahihirapan sila even though they do have this blood thorn. Di nila kayang patayin yung ating Bristleback. Naku, mukhang makakambak pa nga ata. Suddenly, it's magic. So, ano yun? Tingnan natin. Naglakad lang pala yung ating Enigma. Bigla siyang sumulpot doon nang hindi ko napapansin. Nakala ko may blink dagger siya. So, siguro nag-spider leg siya packet, tapos nahuli niya yung ating pack. So, eto. Aabutan ba ng HR? Yung Roche, mukhang hindi na. Matatapos na, and yun. Aegis Cheese, and Cheese for Ricky. Stampede, habulin si Roger dito. Here comes the track, auto resolution. Here comes the Dream Coil. Tingnan natin, this time, mapapatay kaya nila. But the leash, the soul bind on to 2. Tingnan natin yung Pangol here. Hindi makagalaw mga besi. ILTW popping his BKB. He needs to run away. Nakatrack siya. Kitang-kita siya. But the blink in on to Lycan. And Tricks of Trade. Pero takbuhan na Team HR. Kapag walang shape shift, hindi sila makakalaban dito. Ima-micro lang yung Lycan. And may posh ka dito. Inabot ng goo. He is low down, but he's gonna TP out resolution with a hoop stomp to cancel that TP, and it's a dieback dahil nag-buyback siya kanina. What a good team fight once again coming out from Team Virtus Pro. Hindi pa sila tapos. They really want to kill this Lycan. They are inside the base, mga besi, and di pa sila tapos. They badly need to kill this Lycan, and they will. At di pa tapos, Virtus Pro, nasa loob na sila, walang buyback dito yung ating Lycan, mga besi. And tingnan natin, here comes a Dream Coil onto 4 heroes, pero ILTW, he wants to kill Pangolier, pero hindi niya naman mapapatay solo dito. Delikado, paano lalabas, sinong mauuna, and solo, he's gonna TP out. Si Zayak naman dito, nakatrack, and no one. Okay, palung-palung magdota. Okay, no one will fall. Pero asan yung tropa mo, Lodi? So, nandito na si Resolution to help no one. Okay. They really know yung weakness ng ating Lycan, no? Kasi nga, Lycan, kapag wala talaga siyang ultimate, vulnerable siya from dying dito sa side ng BP. Kasi nga, Virtus Pro, kapag nalagyan ka ng goo, you know one, super duper slow. Kaya kapag wala kang shape shift, goodbye talaga kay Lycan. Ima-micro ka lang dito ng Team Virtus Pro. Pumapasok sa loob ng base. Kasi, wala, alam nila nga napaka-tanky ng mga heroes nila eh. They do have resolution and they do have no one na pwedeng mag-tank out ng damage ng mga towers dito. And Virtus Pro bouncing back onto this game real hard. So, like andito, yung mga gamit na binibili niya talagang pang-counter dito kay Bristleback kasi walang pamatay sa kanila eh. Napakakunat ni Bristleback, and real soon magkakaroon na siya ng Abyssal Blade. So, napagandang item yan. Once na Abyssal Blade ka, lalong-lalo na itong ating KOTL, patay ka talaga. So, no one carrying their team dito.
Well, kumakabak sila, mga lords. Ang mali din kasi dito, for Team HR, always lang inuuna, kumbaga yung ating Breeze the back. That is why nakakatakbo. Yung Virtus Pro, binabato nila kay Breeze the back lahat eh. Like the Dream Coil. Yun yung napansin ko kanina, two clashes. Gusto nilang patayin si no one. Kung yung ginagawa na lang nila kanina, kinontinue nila like, inuuna nila yung backlines, killing Grimstroke and Enigma muna. Tapos huli na si no one. Kasi nga, kapag wala nang kasama si no one, wala din siyang gagawin. Yung problema kasi, inuuna nila si Brizzleback eh. And then nakakapwesto yung mga heroes ng Virtus Pro sa backlines. So, yan, item check tayo. Siguro naging kampante din yung Team HR dito na they're thinking na kaya natin yan patiin si Brizzleback because I have this blood turn already. Pero pagkabuo ng blood turn, bigla pang ang naging tagilid yung laban kasi nga Brizzleback is too tanky and siya yung una nilang tina-target. Once nabato nila kasi kay Brizzleback lahat ng skills niya, wala na. Wala na silang mababato. Onto kapag nawala na yung ating shapeshift. Yes, yun talaga. Kasi they want to kill Brizzleback dahil nga meron ng blood thorn. So iniisip nila kaya na natin patayin si Brizzleback. Guys, meron na akong blood thorn. Oh, si Kisani, pumasok pa. Pero yung Lycan natin, si Zayak naman dito getting caught onto the jungle. Pero yung top lane natin, mga Lodi, ano nga ba, he's gonna TP out? And Nyx, naku, awit yan, sir. Tagilid na dito yung HR. Mali-mali na yung nangyayari sa kanila. So, na-force naman yung TP. And then, he deals a lot of damage sa ating tier 3 tower sa top lane. Pero, it's an important kill for Team Virtus Pro. Yung Lycan yung nakuha nila. So, pwedeng-pwedeng mag-push dito yung BP without this Enigma. Si Lycan kasi talaga yung pumapatay lang dito sa mga supports ng Virtus Pro. Pero ang magandang ginawa ni Kaisani dito, kinat niya naman yung creep wave. So, walang wave yung ating Team Virtus Pro dito sa mid. So, may backdoor protection. Okay. Basher. Gem for Riki. So si Riki Maru na yung nagdala ng gem. I think kailangan na doon ng gem ng HR. Or maybe Dust. Meron naman pala. Or siguro hindi na sila mag-gem. It's just that mag-aano na lang sila kay Roger. With the track. So meron palang the leveler to. Kaya pala umano eh. Pumupusong mag-push dun sa top lane. Okay, hook stop, double edge. Roger, mamamatay nga ba? Nandito na si no one. Four stop out, but wala na, pinagpupukol na si Roger dito. So, gold deed, wala naman masyado. Walang masyadong ano yan. Okay, shave ship and solo. Naku, hindi siya inabot ng Dream Coil. Mga besi, and eto, alanganin yung Team HR dito. Nagkamali na sila ng bato ng skills, ha? And panic dito, mamamatay nga ba? Yes, he will for sure. The Black Hole to control him. Pero yun, makakapag-TP out pa. Naku, mamamatay nga ba? Hindi. Ang tagal ng Rolling Thunder. Duration. Okay, kaya pala merong plus 3 dito sa kanyang talent 3, mga besi. So wala tayong black hole sa Enigma, no? So si Roger lang yung namatay. Kanina pa. So walang black hole. Sobrang tagal pa naman ng cooldown ng black hole. Okay kasi yung pack, yung ultimate kasi ni pack. Sobrang bilis lang ng cooldown yan. 52 seconds. May pang-control ka na, tapos may aganims ka pa. Ang katinang damage yan, of course. Eh, kapag black hole kasi nagkamali.
Ang tagal ng cooldown. Oh, okay. Buti na lang may ano siya, spell prism. So, saktong-sakto. May 20%. Cooldown yung ating black hole. Okay, resolution with the stomp. Pero kay Sunny, he does have the BKB, Illusory Orb out, and... Nako. Goodbye. So, sobrang dikit lang ng laban natin. I thought HR dito, matatapos nila agad yung game. Kasi nga, sobrang yaman ng Lycan. Lamang na lamang na sila kanina. Kaso, Team Virtus Pro, bumabounce back sila, no? HR kasi nagkamali sila ng iname kanina nung early, eh. And, eto, Basher, I think it's okay para meron silang additional disable for HR since okay, tingnan natin. Stampede will be used. And Roger dito, siya yung pinaka madaling patayin. And Roger, he does have the BKB pala. And tingnan natin, makakatakbo nga ba? He is dusted dito. And wala na siyang drums. And Roger, mukha kasurvive pa nga ba? Mga Lodi, meron pa siyang 4 stop. Pero wala na. Pag nakakat ka dun, sa ML ka na pupunta. To the other side. So, magkaka-heart na si no one. And we push guys, gonna TP out. And successful naman yung ating KOTL. Pero, ang intense ng laban natin, biglang naging passive yung ano, yung gameplay, no? Kanina, sobrang aggressive ng Team HR, no? Knowing na lamang sila sa teamfight. But right now, I don't know kung paano nila papatayin si No One dito sa Heart of Taraz. Sobrang laki ng HP, 5.1. And tingnan mo na si No One. I don't need you guys. I can do it myself. Kahit wala siyang kasama, nandun siya sa middle lane. So, okay. HR dito, tamang chepi lang ng push since oh, resolution with the hook stomp. Sino yung gusto nilang patayin? Ano yun? Illusion? Okay, easy rush for Virtus Pro. Dun siya mangingi ng skin ni Nana. Ah, okay. May illusion pala dun. Kaya pala, nagsitalunan yung Team Virtus Pro. Bigla kasing nawala eh. Pero tingnan natin, 45 minutes in. Silver Edge for Puck. So, walang no choice. Siya na lang yung nag-Silver Edge since he does have the Desolator. Pero ano nga ba yung nag-damage type nga ba siya dito? Yes, nag-damage type dito yung ating Puck. So, let's see kung kayang-kaya ba nilang makill tong Bristleback. Napakakunat na ito kahit ito na lang na tumangke. Wala nang binabawas yung tower sa kanya. And let's see. No one. Kahit wala nang kasama. Yun o, tingnan mo naman. Hayaan na lang siguro niya mag-defend. Yung kanyang mga kasama, here comes the Stampede and the Black Hole onto Lycan. Kanina ka pa makulit ha. Gusto mong mag-push. And si No One pa nga ata yung makakapag-push dito sa ating bottom lane. Panic dito. I think maganda yung ginagawa niya, no? Dahil he does have the lucky shot na pipigilan niya dito yung ating Bristleback, but they don't deal damage dito kay Bristleback, mga besi. So, Vine, Inkswell, and let's see, naging manok, naging baboy dito
no one running away. Napakakunat mga Lodi. Shapeshift. Willow is on the two heroes. Swashbuckle. The Bash. And goodbye. Pero si no one dito. Palaban. And solo mamamatay. Willow is. Nandito na yung squad ng Team Virtus Pro. Automatic buyback dito for solo. The Bash on to Panic. Panic. War stop out. The Blink in. And the Black Hole. Once again. Ano yun? Refresher? Ayun. So, tingnan natin, may Poshka, hindi na gumalaw, tanggap niya na, hindi na nag-effort, pero si Lycan dito, si Chepi lang muna siya sa middle lane, since wala naman creeps dito sa bottom lane, merong backdoor protection, but kaya bang patayin yan ng no one, even though may backdoor protection, meron silang fortification, eto naman si Nyx, pupunta agad sa top lane, middle lane, kung san-san na. Madedestroy naman ba yung ating top lane? Hindi naman. Nandiyan naman si no one to defend. So, no one dito, kulang na lang sa kanya dito. Travel na lang eh. Travel. Pero eto, huli. Meron pa palang Aegis tong ano, Ricky. Ganda dito. Travel, Moonshard. Para mabilis tumakbo. Tapos, attack speed. So, si Kaysani naman dito, he's just trying to cut the creep wave. Yan, cut mo talaga as much as possible. Si Resolution din, kahit tumayo na lang din yan sa ating tier 4 towers, hindi mababawasan yan. In fact, mas mababawasan pa yung mga towers dito ng Team HR kapag tinangkihan ng ating center. Hindi ko makakas yun, Lodi, kasi nga we play push kayong ating priority, no? So, yung ikakas natin later on would be Secret versus... Uy! Layin, nag-damage, uy! Kahit naka-backdoor protection, kayang-kaya nila. Pero Roger dito with the BKB wants to kill Zayak and onto the frontline naman. Nyx dito, nakuwala ng dinadamage. Busy. Pero tingnan natin, Soulbind on to 2 Resolution with the right picks. Wala siyang stun. Naka-BKB dito. Yung dalawang heroes, si Stampede will be there. But Resolution, tinaganan. Yung ating as... Oh, Songgala? Wolf? Anong English ang... Anong Tagalog ng Wolf? Oy, pero eto, Black Hole. Kanina ka pa makulit, ha? Gulo-gulo ka sa buhay ko early game, ha? Patay na HR dito. Comeback na ng Virtus Pro. To. Sige, pasukin mo na. Bastusin mo. Binabastos yung position mo nyo kanina eh. Wala nang, pati fountain, walang damage. Ano yon? Cheaters. Ayun, lobo. Lobong gala. Oh, pasukin, pasukin. Wala na, binabastos na Lodi. Kulit ka, Roger, ha? Roger is dead. Asong lobo? Di ba palabas yun ng ano? ABS? Wala nang ABS, sir. Wala na. 4 heroes dead for HR and even Zayak. Hindi nila mapatay. Wala. Sobrang kunat. And meron pang Divine Rapier. Sino yun? And GE will be gold. I thought HR have this game, no? Pero wala, ang kukunat. Ang kukunat ng team, Virtus Pro, isa lang yung nakita kong mali dito ng HR, no? Dalawang beses nilang 3-9, napatayin yung Bristleback. Yung pagkabuo talaga nitong Bloodthorn, ito talaga yung dahilan bakit sila natalo. Magandang item to, yes, against Bristleback. But the problem is, during that teamfight na 3-9 nilang patayin yung Bristleback, hindi nila kaya eh. Binato nila lahat ng skills like the Dream Coil. Lahat. Pero they don't manage to kill this Bristleback kasi meron siyang Paladin Sword which gives him lifesteal. Especially kapag nag-quill spray siya. So, bumabalik lang. Para siyang Octarine, kumbaga. And after that one, namatay si Lycan. Kasi nga, pinasok na sila eh. Hinabol sila from middle lane until sa base. Di ba naman bastos yung Virtus Pro?
The problem is that dapat ganun talaga yung ginagawa lang ng HRA. Nuuna nila yung backlines dito ng Virtus Pro, like si Solo and si Zayak. Katulad ng mga teamfight na ginagawa nila nung una pa lang, kaya sila lumamang. Inuuna nila yung mga supports. Once nawala yung supports kasi, wala eh. Si Noone, walang, napapatay nila yung Brisel back kasi mag-isa na lang siya. Pero once na may kasama yung Brisel back, hindi, mahihirapan talaga silang patayin. Dapat huli na nilang pinapatay si Brisel back kasi katulad ng kanina, nung huling nung si Noone na lang kasi yung mag-survive sa teamfight, kaya nilang patayin eh. Silang lima buhay, tapos si Noone na lang mag-isa, kayang-kaya nilang daganan itong Brisel back. Pero kapag inuna nila si Brisel back, tapos buhay pa yung mga kasama niya, makaka-back up yung Virtus Pro. So yun, nakapeso ng maayos yung BP, they managed to bounce back onto this game, and alam nila yung weakness ni Lycan. Lycan, if he doesn't have ultimate, wala na, finish na. So yun, what a good game for Virtus Pro, no? They managed to win this game because of this Brisel back na napakayaman, napakakunat, at walang pampatay yung ating HR. So, yun, guys. Magbabalik tayo for a short break. Ito pa rin, we play Pushka League. Game number 2, Hellraisers versus Virtus Pro.